30 40 tama. Yan, ganyan dapat kasi nasa unahan 'to eh. Dapat mas malapad ang unahan. Yan. Tapos ito, yan yung backplus natin, no. Magandang araw sa inyo lahat at meron tayong i-layout ngayong table. Tayo na rin ang mag-design itong table na to, maliit lang naman. So ang gagawin natin, ibahin namin natin, lagyan natin ng backplus. So yun, at paano nga ba natin i-layout yan? Tapusin nyo itong video na to at ipapakita ko sa inyo mula umpisa hanggang sa matapos natin i-layout itong table na to. Lagyan natin ng backplus. Ang table na to maliit lang, 60 by 70. Yan, tapos 2 layer. So papakita ko sa inyo lahat ng layout, pati yung bottom niya. Ayan, nakalatag na yung plancha natin. 0.9 lang yan. Tapos, ang gagawin natin dito, meron siyang dingding sa magkabilang gilid. So, yung likod sa kaharap, open lang kasi nakasandal naman siya sa pader. Kaya, i-open lang natin yung likod sa kaharap. So, sabi ng may-ari, kahit huwag na daw lagyan ng pintuan. So, yun lang gagawin natin. Okay. So, ayan, i-layout na natin. At syempre, gamit pa rin natin yung ating panggupit. Ayan. Ang piyesa natin, 0.9. Tapos, hairline lang siya. Ibig sabihin, yung dalawang gilid nun, open lang yon. Kasi, ang ilalagay natin doon, bibuild up na lang natin yung sidings doon. Kasi lalagyan nga natin ng backplus eh. So, ang bend niya, harap tsaka likod lang. Yung backplus, tsaka yung harap. So, ang layout ng harap, wala rin tayong drawing yan. So, tayo na rin ang magde-design kung anong layout. Okay. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung mga standard na layout pagdating sa mga ganitong lamesa. So kahit may backplus dyan, kahit mga table with sink, yung mga may lababo. So standard itong layout. Gagawin natin, ganun pa rin. 15 inches pa rin ang tupi natin. Tapos gawin natin 40 yung pinakanguso niya. Ayan, kuha lang tayo ng gis dito. Tapos 15. Ayan, gis. Tapos 15. Tapos 40. Ano na tayong ginawang layout dyan nung nakaraan eh. Pwede nyo rin panoorin yung binuo nating lamesa doon na working table. Siguro nasa 60 by 120 lang din yata yung lapad laki nun. Maliit lang din. Ayan, ito, maliit din to. Ayan, meron na tayong layout. Gis. Unang layout natin, unang tupi natin, gis. Tapos 15. Tapos 40. Ayan. Kita ba? Medyo malabo tayo ngayon kasi maulan eh. Tapos, mula dito sa 40, saka tayo kukuha ng 60. Dahil naka-gis tayo dito, dito tayo sa 70. Yan. Tapos, yung backplus nyan, gawin na lang natin 200 siguro ang backplus. Okay na yun. Kapang-kapang tayo ngayon dito. Yan, gawin natin 200 yung backplus. Tapos, yan na yung pinaka-backplus natin mula dito sa 60, 200. So, meron tayong bali dyan 15. Siguro, huwag na natin i-minus dito sa 60. Kasi, dapat i-minus pa yung backplus natin sa 60. Pero, huwag na natin sigurong i-minus dyan kasi ang tatabihan itong granite na lababo, mas malapad din naman siya sa 60. Halos 650 rin yung lababo niya eh. Yung tatabihan nito. Kaya, huwag na natin i-minus yung 15. So, ang magiging labas kasi niyan, 25. 25 pala. Ang magiging labas kasi ng backplus niyan is 25. So, kuha tayo ng 25 dito. Tapos, 15 yung bali niya. Babalian natin ng 15. Yan. Itong 15 na to, mula dito, 15, naka 45 degree yan. Sagad yan kung pag-bend niyan, sagad. So, yan na yung layout natin. Yan na yung, titignan natin kung ilan lahat. 905. Yan, 905. So, dito, kuha rin tayo ng 905. So, hanggang dito lang. 60 lang naman yun eh. Yan. 70. Yan, 70. So, sagad na natin yung 70 dito. Kasi wala naman tayong bend dyan sa gilid. Walang bend dyan. So, 905. Yan. So, ang bend kasi nyan, ang panggilid kasi natin, build up na yan. Build up na yung panggilid natin. 70. Yan. Yan na yung cut natin. I-layout na rin natin yung bottom niya. So, yung bottom niya, kung 70,
60 minus, magma-minus tayo ng 15 dun eh. 15. Tapos 15 din sa kabila. Ay, hindi, sagad na natin yung kabila. 15 minus 15 lang tayo sa isang side. Tapos yung kabilang side, minus tayo ng 30. Kasi 15-15. So, ito na yung bottom niya. Layout natin. 60. So, kuha muna tayo yung G's. 15. Tapos, 30 ulit. Ay, 40. Gawin na natin 40. Dito, mag-minus tayo ng 30. So, ibig sabihin, 70 minus 30, 770. Yan, 770 tayo. Tapos, 40. 15. Tapos, G's. Ayan. Tapos, dito, yan yung namula sa 40, kuha tayo ng, magma-minus tayo ng 15 sa 60. So, ibig sabihin, magiging 85 siya, 85. 685. Yan, kasi nag-minus tayo ng 15. Tapos, mula dyan, sa 685, baba tayo ng 40. Baba tayo ng 40 dyan. 15. Tapos, G's. Yan. Ganyan lang yung layout natin. So, yun. Yun na yung layout natin. Tapasin muna natin. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko na rin siguro may ma-videohan yung pagpabend natin. Kasi, muulan-ulan. At, ano lang to. Kumbaga, takbuhan yung labanan namin dito pag nagpabend kami mamaya. So, yun. At, papakita ko sa inyo. Update tayo mamaya pag nabend namin. At, tapasin ko muna. Habang, hindi pa putok yung kamay ko. Okay. Yun, eksakto alas 3 na ng hapon. At ayun, nakat na natin. Nandiyan, naka-layout na lahat. Ito yung mga pang-sidings niya. Pang-stepener. Ayan, may mga layout na yun doon sa kabila. So, doon ko na i-layout kasi nag-aabol tayo sa oras. Pagkaabutan tayo ng alas 5, di natin matapos mabind lahat to. Hanggang alas 5 lang yung ano doon. Tapos ito yung pang-bottom natin. Ayan, ganun pa rin. At kaltas pa rin yung kabilang side, isang side. Kasi split binder lang yung gamit natin. Tapos yan yung top plate natin, ayan. Ito yung dingding. Okay? So, yan yung layout niya, oh. Ayan. Kaltas na rin yung ano, dyan nakalusot yung poste natin. So, ayan, update tayo mamaya pagka napabind namin. Yun, tama-tama lang, nahabol pa natin yung pagbind. Sakto lang pagka natapos natin, alas 5 na. Sakto alas 5 na ng hapon. So, yan, medyo sumakit yung daliri ko doon sa napalaban ako doon sa gupitan, ha. Sobrang kapal, 0.9, no? Ay, nako. Yan yung mga pyesa natin, ayan. Ito yung pang-dingding, ayan. Tapos ito yung bottom, ayan. Yung bottom, ganyan itsura niya pag nabindo, ayan, no? Ayan. Ito yung pang-dingding natin. Sobrang bigat kasi 0.9, eh. Dapat kahit 0.7 yung pang-dingding natin. Okay na yun, pwede na yun, 0.7. Pero lahat 0.9, lahat ng piyesa natin. Ayan. Pang dingding ito. Dalawa. Gilid-gilid lang yung may dingding. Ito na yung bottom niya. Ito. Ayan, no. Yan yung itsura niya pagka na-bend. Ayan, nakatabas na rin yung pangposte natin diyan. Halusot yung poste. So, yun. Yung kabila. Yan, ganun din. Build up din. Kasi, yun nga, wala naman tayong box binder. Puro street binder lang yun nandyan. So, ito yung top plate natin. Ayan, naka-backflash. Yan yung itsura ng top plate natin. Oh, yan, oh. So, kanina, nagkamali ako ng layout. Kumuha ako ng G-skins, eh. So, dapat pala, ganyan ang layout niya. Kahit gawin natin 35 yan, 30, tapos ito 40. So, 30, 40, tama. Yan, ganyan dapat. Kasi nasa unahan to, eh. Dapat mas malapad ang unahan. Yan. Tapos ito, yan yung backplus natin, oh. Benching ko 15. Yan yung backplus natin. Tapos 200. Yan, 200 yan, backplus. Yan yung itsura niya, yan. Okay, yan muna update natin ngayon. At abangan nyo yung next video natin at ipapakita ko sa inyo kung paano natin asimbulin yan. So, yung tubigan siguro bukas, kailangan matapos na natin bukas yan kasi nakapag-commit na ako sa may-ari na kailangan bukas ng hapon. Pwede niya nang kunin. So, kita-kita lang tayo sa next video mga kabakal. So, maraming salamat. Babo!